Hi guys, good morning. Morning. Malamig na naman na umaga. Hindi malamig, mula, baby. Sobrang lamig. Mula dito sa Calgary, Alberta. So hindi na nag-snow ngayon pero malamig. Double digit minus 10. I think mamaya mag-snow mga hapon hanggang gabi. Alright, so as usual, on the way na naman tayo to work. But TGIF, thank God, it's Friday. Makakapahinga na rin tayo and makaka-recover sa lahat ng puyat, pagod, and syempre, pagka maaga natin na pagpasok dahil nga ngayon kailangan nating mag-adjust since yan, may mga traffic tayo nararamdaman dahil snow. So ngayon, meron pala tayong importanteng news na i-share sa inyo, lalo na sa mga tao na nandito sa Canada kasi it will affect all of us. Ayan, it will benefit somehow. So sa temporary measure na ito. So alam nyo ba, ayan, kahapon in-announce si Prime Minister Justin na magkakaroon ng tax break. Yan, break muna sa tax, particularly GST. Oy. Starting December 14 until February 15 next year. So dalawang buwan yan na walang GST muna. So wala munang tax, guys. At syempre, buong Canada. Yan, in-announce niya kahapon. Sino bang happy dyan sa announcement na yan? So kahit 2 months lang, no? Ay malaking bagay yan kasi nga sabi dito sa news ay yung spending ng mga tao ay tumataas ngayong Christmas season. So sabi nga ni Prime Minister Justin, ayan, wala munang GST'ng sisingilin. Ayan, GST holiday kung tawagin sa mga groceries na bibilhin natin ngayong holiday season. And kung ito ha, kung sumweldo ka ng nasa $150,000 noong 2023, expect na makakakuha kayo ng cheque from the government. Ayan, magkano? $250. So, pwede na guys, no? Pero syempre, maliit lang yun. Pero yun yung kayang ibigay ng government kasi all over Canada yung bibigyan nila ng ganong holiday. Ayan, so $250. So ano-ano ba yung mga items niya na bibigyan ng tax holiday? Ito yung mga goods like groceries, kids clothing. Ayan, kaya kung may mga pulinggit kayo and bibili kayo ng mga damit-damit nila, wala na raw munang GST yan. Pati mga footwear and then diapers. Isasama rin dito ha guys, yung mga restaurant meals. So, alam ko maraming kakain ngayong holiday season. And, yan, sabihan nyo na yung mga restaurant. Mamaya, di sila updated sa news na ito. Wala munang GST. Sa restaurant meals, snacks, beer and wine, prepared foods, children's toys, books, print newspapers, puzzles, pati na rin Christmas trees. Ayan, ngayon kayo bumili ng Christmas trees. I mean, sa December 14, para wala ng tax. Diba? Pati yung mga manginginom dyan. Pati yun. Kasi kasama dito sa tatanggalan ng tax ang beer and wines. Piruin nyo kung mamahalin yung mga beer and wines na iniinom nyo. Tanggalan nila ng tax yan. So malaking bagay na rin yun. And sabi rin ni Deputy Prime Minister Chrystia Freeland, ayan, so itong GST holiday round na ito ay mag-offer ng relief somehow sa mga families na nag-i-struggle to make ends meet. Ayan, syempre alam naman rin natin with the rising cost of living, no, it's so hard to put food on the table. Kaya with this lifting of GST, so mapapadali niya raw somehow ang life. So itong pag-lift din daw ng GST, sabi nila, so this is a way of saying to the Canadians that yes, they recognize that things have been hard these past few months and yan, they are on the road to make things get better. So yan, one of the ways daw nila yan para iparamdam na mahal nila yung Canadians, na iniisip din nila ang kapakanan, and yun nga, para makayanan din na makasurvive from
or day-to-day living. Kung gusto nila baby nang makasurvive, dapat takdalin na yung GST. Wow! Siyempre, hindi rin yun makakatulong sa government kung forever tatanggalin yung GST dahil maraming basic needs din na naitutulong yung GST. Yan yung nagpo-provide ng maraming serbisyo dito. Otherwise, mawala ng mga trabaho ang mga workers. So anyway, so yung 2 months na yan ay sinasabi enough ba yan na makaprovide ng relief sa mga pulsang umiiyak na mga Canadians dito, pati na rin daw sa mga workers dito sa Canada. So eto nga pala ha, sabi natin pahapyaw yung mga groceries ay yan mawawala ng GST, pero in-enumerate nila yung mga magkakaroon ng GST break. Yan, based on this announcement. So, isa-isahin natin kasi I think it will be beneficial and magiging aware din tayo na kapag nag-grocery tayo starting December 14, ayan, piliin natin yung mga walang GST muna. I-flash din natin para makasunod kayo sa aking babanggitin. Unang-una na to ha, alcoholic beverages. Excluding spirits, but it will include wine, beer, ciders, and spirit coolers up to 7%. So, piliin nyo pala yung alak na iinumin nyo, ha? Hindi pwedeng yung mataas yung alcohol content kasi up to 7% lang. Mga light lang. Oo. And then, carbonated beverages, non-carbonated fruit juice or fruit-flavored beverages or products that, when added to water, produce one of these beverages. And then candies, ayan yung confectionery class as candy or goods sold as candies, yung mga candy floss, chewing gum, chocolates, perfect kayong Christmas. Ayan, alam ko maraming bibili ng chocolates. Bumili ka ng marami chocolate, walang GST. O yan, panalo ka. So, pwedeng maibigay yan sa mga inaanak at mga namamas kong kamag-anak. So, fruit, seeds, nuts, or popcorn coated or treated with candy chocolate, and honey, molasses, etc. And then, ito, chips. Ayan, yung mga may hilig sa chips, crisps, puffs, curls, or sticks, popcorn, pretzels, salted nuts, or seeds. And then, ito, may hilig yung Canadians, I think, dito, granola products, and snack mixtures that contain cereals, nuts, seeds, dried fruit, or other edible products. Ito, may hilig ang kids naman dito, ice lollies, juice bars, ice waters, ice cream. Yan, perfect na naman for Christmas. Ice milk, sherbet, frozen yogurt, or frozen pudding, including non-dairy substitutes. And then fruit bars, rolls or drops, etc. Ito, yan, panalo tayo sa mga order ng cakes ngayong Christmas. Yan, cakes, muffins, pies, pastries, tarts, cookies, donuts. Siguro yung mga magbibili ng donuts sa Tim Hortons, no? By December, yan, 14, wala ng GST yan. And then, pudding, including flavored gelatin, mousse, flavored whipped dessert products, etc. Next will be prepared salads, sandwiches, platters of cheese, cold cuts. Yan, kitang-kita nyo naman. Yung mga bibili nyo, ilalatag nyo sa table for Christmas, walang GST. So, food or beverages heated for consumption. Beverages dispensed at the place where they are sold. Ayan, yung mga bibili like sa Costco, restaurant, yung nga nasa food court. Ayan, panalong-panalo, walang GST, guys. And then, food or beverages sold in conjunction with catering services. And then, food or beverages sold at an establishment where all or substantially or all of the food or beverages sold are currently excluded from zero rating. And finally, bottled water or unbottled water that is dispensed at a permanent establishment of the supplier. So, even yung mga bottled water, guys, ito na ang time nyo para mamili ng walang iniisip na tax. Ayan, so, yun nga lang, no, itong announcement na to, medyo napupolitika. So, ito ay babasahin ko lang based on sa announcement. Wala tayong politika na i-involve talaga. So, sinasama lang natin to based sa announcement. Yun nga lang, sabi nila, dito ay tax trick daw to
dahil nga nalalapit ang election. So somehow iniisip nila na vote buying daw to, kasi iniisip na namimigay ng pera ang government, current government, yan, na kaya nilang ayusin ang kung anumang problema. So yun yung sabi ng Conservative Party leader Pierre Poilievre. So hindi ko alam rin, ano? Na i-pronounce yun. Imbis na, kumbaga sa atin sa Pilipinas, uso yung ano eh, abutan talaga eh, no? Dito naman, oo, parang sige, daanin natin sa tax. Yan. Para, oo, kasi bawal siyempre dito yung... Consider as ano na rin yun, bigay nga. Oo, naman, abot ng cash or yung katulad doon nangyayari sa Pinas na nakasobre or oo, even if hindi nakasobre, iaabot talaga ang Ninoy, Aquino, or Ube, yung mga ganyan. Pero sabi nga ng opposition, hindi daw enough tong tax break na to para sa quadruple na carbon tax na nangyayari sa heat, sa housing, sa food, and fuel. Kung tutusin nga naman, napakaliit lang ng GST. So dito sa Alberta, ang GST namin 5%. Kung tatagalin mo yun, maliit lang din. Pero syempre, thankful ka na rin na matatanggal yun, lalo na kung malalaki or mga mahal yung binibili mo. But yeah, somehow marirealize mo na kapag papagdating ng ayan, oh, February 16, kung kailan tapos na itong temporary policy na to, magiging okay na ba ang mga Canadians or yung mga workers dito sa Canada? Na-alleviate ba ang kanilang suffering? And naka-adapt pa sila sa rising cost of living? Or temporary patch lang ba ito ng government? So yun yung mga pinapa-reflect sa atin. So yung iba kasi nagbubunyi, very thankful sa ganitong relief, yan, tax holiday. Pero syempre yung iba negative about this dahil panandalian lang itong gagawin, 2 months lang, anong maitutulong nito sa mga bulsa ng mga Canadians after February 15. Okay, salamat pa rin sila, at least meron pa rin. Yan, pero syempre, since hindi naman kami potente, nasa sa inyo po kung sino yung iboboto ninyo based sa lahat ng nangyayari dito sa Canada, whether mapataks man yan or lalo na sa mga immigration policies. Ayan, kaya, yan, good luck sa mga kumakandidato dito sa Canada. And good luck din. Ipag-pray natin na maging tama ang desisyon ng mga botante para maging maayos na, kasi nga sobrang taas na ng cost of living dito sa Canada. So, yan. Anyway, yun lang ang ating update. Yan. Sakto rin na nandito na tayo. Malapit na sa work. Buti nga, walang traffic. So, guys, better na yung biyahe namin compared yesterday. Mabilis ang biyahe natin, no? Hindi na inabot ng more than 20 minutes. And yan, mas klaro na, mas ano, nalinis yung kali, kasi kahapon nga, since kakabuhos lang ng snow, grabe, buong kali, buong daan may snow, and napakadelikado maglakad. Pero mamaya, mamaya may snow na naman. So naka-ready na kami ni Alwi, naka-boots kami pareho. Yan, ituturo ko pala kung saan ako nag-aabang ng bus, kasi yun nga, kailangan ko mag-commute since si Alwin ay kailangan sumundo naman kay Zion sa daycare. Yeah, buti na lang guys, okay si Zion. And okay na as what we have observed. And thank you sa mga prayers ninyo and sa mga recommendations nyo kung paano magiging better ang isang bata from that sickness. So ito yung abangan ko ng bus. Ayan, dito ako sumasakay. Ayan, katapat niya lang, tawid lang itong aming office. Diba? And ito yung Sacred Heart kung gusto natin magsimba. Ayan, alright, panibagong araw na naman tayo ngayon sa trabaho. And maraming salamat sa pagsama sa ating car vlog for today. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace! Peace.